parang gusto kong gumawa ng pinakamalakas na flashlight sa buong Pilipinas. Itong mga nakaraan, wala akong maisip na electronic projects na gagawin vlog. Kaya medyo matumal yung upload natin sa YouTube. Until one day, may naisip ako. What if gumawa ako ng pinakamalakas na flashlight sa buong Pilipinas? So, gumawa ako ng FB post about dito. And may mga nag-comment, hindi nga lang siya madami. Pero tulad nga ng inaasahan ko, may mga magko-comment ng katatawanan, kagaguhan, may mga seryoso ko. What if gawin ko nga, no? Medyo challenging nga lang tong naisip ko kasi itong flashlight na to is gusto ko mas malakas pa sa ilaw ng poste. Yung tipong sa sobrang lakas ng flashlight na to, yung liwanag niya kapag natutok sa'yo, makikita niya yung halaga mo. Na-joke lang. Bale, itong project na to is inaasahan ko magiging challenging, medyo mahirap sa kamagastos. So, gumawa ako ng plano. Bale, ito yung ginawa kong block diagram para sa gagawin kong super bright flashlight. Meron tayo ditong cheap onboard LED which is ang pinaka-ilaw natin. Meron din tayo ditong cooling system which is in charge sa pagpapalamig ng cheap onboard LED natin once na uminit. Meron din tayo ditong control circuit which is ang magko-control sa buong flashlight natin. Battery, which is ang magsusupply ng voltage sa ating LED or ilaw. Then, para ma-monitor yung voltage saka battery level ng battery natin, meron tayo ditong voltage indicator saka battery indicator. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang ating charging system, which is in charge kapag nalobat na yung battery natin. No? So, ayan. Ang una kong bubuuin dito is itong cheap onboard LED saka yung cooling system. So nag-browse ako sa Shopee ng mga LED na pwede kong gamitin para sa project na to. Madami akong nakita, like 10 watts, 20 watts, 30 watts, 50 watts, 70 watts, saka 100 watts na LED. Ang nagustuhan ko, ang in-order ko is yung 70 watt na LED. So bakit 70 watts hindi pa yung 100 watts, sir? No? Kung pagbabasehan kasi natin yung lumens na kaya niyang i-produce or yung liwanag na kayang i-produce ng LED is itong 70 watts base sa description niya is nag-offer ng 13,000 to 17,000 lumens. Unlike dun sa 100 watts na LED is nag-offer lang ng 7,500 lumens. So obviously base sa description niya nag-offer yung 70 watts na LED ng mas maliwanag na ilaw compared dun sa 100 watts. Kaya itong 70 watts yung napili ko. So buo na yung decision ko kaya in-order ko sa Shopee. Antayin ko na lang siyang dumating. Several days later. Actually dumating tong parcel na to nasa work ako. So pag-uwi ko sobrang excited ko, binuksan ko agad, in-unbox ko agad. Pero hindi ko kinalimutan videohan para sa inyo. So ayan, kitang-kita niyo napakalaki niyan. The next day. Bali ngayon, pupunta ako sa Raon para bilhin itong mga pyesa na to na gagamitin ko para sa project ko. Siyempre, tao lang din ako, napapagod, nagugutom, so kakain muna ako bago umuwi. Ito na yung mga nabili ko. Meron ako ditong ilaw, siyempre yung galing sa Shopee, yung pinakabida natin. Then, heatsink, saka fan, which is ang magpapalamig sa ilaw natin kapag sobrang init niya na. Meron ako ditong toggle switch, double pull, double throw. Switch to para sa ilaw. Then, push button. Ayan. Which is ang switch natin para sa voltage meter para hindi naman niya i-drain yung battery. Voltage meter para ma-monitor natin yung voltage level ng battery. Screw terminal. Dito dadaan yung mga charging electricity natin pagka nalobat. Pag ito charge natin, dito natin ikakabit. Battery. So, ang binili kong battery is battery ng motor. 5 Ah.
10 hours. So ngayon, bubuin na natin. Putang ina, konti pala. Putang ina, konti ang putya. So guys, hindi ko inaasahan, konti lang pala yun. No? Konti lang pala ng laman yun. Putang ina yun. Pala, madami. Baliktaran lang natin, kabit. Spread ang quality. Ayan. So ayan, ito yung voltage display niya. Kapag pinindot ko tong switch na to, makikita niyo yung voltage level ng battery niya, which is 12.7 volts DC. Then ngayon, itong switch naman na to is switch para sa ilaw. Pag inopen ko yun, mapapansin niyo nag-voltage drop siya. Ibig sabihin nun, nagdo-draw siya ng medyo malaking current, kaya bumababa ang voltage, which is normal lang naman. Then kapag pinatay natin, tataas ulit ang voltage niya at bababa ulit kapag binuksan natin. So, normal lang yun. Huwag kayong mag-alala. So, tingnan naman natin to sa harapan. So, ayan. Tinanggal ko yung takip sa harapan niya. Kaya, halos hindi na naman natin siya makita. Para siyang atomic bomb. Nakakatuwa lang tingnan. Kasi, flashlight lang yan, boy. Ganyang kalakas. No, saan kang makakakita niyan? Sa Valenzuela lang, boy. So ayan, natapos ko na siyang i-wiring, na-test na rin natin. Kita-kita niya naman, gumagana, napakalakas niya. Actually, wala naman nag-iinit sa kanya. Maliban dito sa heatsink, syempre, expected na natin yun. Ngayon, gagawin ko na lang siya ng case, gawa sa acrylic. No? So, bibili ako ng acrylic, syempre, sa tindahan ng acrylic. At dahil marami nga nagtatanong kung saan ako bumibili ng acrylic, isasama ko na kayo sa pagbili ko ng acrylic. So, let's go! On the way na ako papuntang Gems Acrylic. Itong hawak ko ngayon is yung size na kailangan ko para sa aking project. Ipapakat ko na rin yan doon. Bale, along MacArthur Highway lang din yung Gems Acrylic. Hindi mahirap hanapin. Itong Gems Acrylic ay malapit sa overpass ng Malinta, Balmasay, saka Mercury Drugs ng Malinta. So, ayun yung Gems Acrylic. And, ayan. Maraming pagpipilian ng acrylic dito, iba't ibang thickness, saka iba't ibang colors. Siyempre, mayroong translucent, saka opaque colors. Iba-iba ang presyo niya, depende sa thickness ng acrylic na bibilin mo. So, ito na yung binili kong acrylic. Pinakat ko na din siya para hindi na ako mahirapan. Ang ikakat ko na lang sa bahay, bale, ay yung mga design niya. Tip ko lang sa inyo, sukatin nyo na lahat ng mga cuts na kailangan nyo para pagdating nyo doon, pagbili nyo ng acrylic, o pwede nyo ipakat sa kanila, may table saw sila doon. May kakat nila yon libre lang, except sa mga curve cuts, hindi na nila makakat yon ng free. Yo, bale, ito na yung acrylic na nabili ko. Na-drawing ko na yung mga design niya. So, ito, mga daanan to ng hangin. Ito ay para sa push button, toggle switch, voltage meter. Bale, ikakat ko muna siya bago ko siya buuin.
So ayun guys, para makatipid tayo, meron ako scrap wood dito sa kinat ko kanina. Ito yung gagawin kong handle niya. So ito yung ginawa kong circuit ng flashlight. So semi-assembled lang siya. Antayin muna natin na mag-fully cured yung mga epoxy, mga 24 to 48 hours bago natin i-fully assemble. So ito naman yung clear na case na ginawa natin para pang-cover sa ibabaw nitong flashlight natin. Ayun na nga. So antayin muna natin mag-fully cure yung mga epoxy bago natin i-fully assemble itong unit na to. So fast forward na tayo kung saan fully cured na lahat. So ayan, fully cured na yung mga epoxy niya, matigas na. So ngayon, ipu-fully assemble ko na itong unit na to. So ayan, natapos ko na din gawin yung flashlight na to. So ginawan ko siya ng montage. Panoorin nyo.
So ayun, sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko at abangan niyo sa susunod na vlog. Itetest natin to sa labas. Hahanap tayo ng lugar na madilim saka malawak para masukat natin or matest yung full power na itong flashlight na to. So, maraming salamat. Shoutout nga pala kay Boss Rolando Capilli. Salamat sa suporta. No? Salamat. So, salamat din sa mga nag-aabang saka sa mga walang sawang nanonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo, i-click nyo na yung subscribe button dito sa baba. Pati rin yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. At, ano pa ba? So, abangan nyo na lang yung susunod na vlog na i-upload ko. So, hanggang dito na lang. Peace! Bababa na po kami. Nag-vlog? Wala akong maisip na content eh. Sama ko lang sa vlog ko eh. Sai. Sai. Shoutout po sa mama ko. Art Insta na ako.